Si Santos, o mas kilala sa comics bilang Steve Gunn, ay isang Chinese-born Pilipino at isinilang noong May 22, 1945. Pumalaot din siya sa pagdidibuo sa comics noong early 1960s. Sa tala na nabasa ko tungkol sa kanya, bata pa ay may taglay na siyang talento sa pagdodrawing at ito ang kanyang kinahihiligan noon. Naging inspirasyon din niya ang former comics illustrator, writer-novelist na si Francisco B. Kuching. Nag-aral siya ng architecture sa Mapua Institute of Technology pero ayon sa kanya, mas nakatuon daw sa illustration ang kanyang pansin kaysa architecture. Dahil dito, naging contributor siya ng mga larawang iginuguhit niya sa maliliit na local comics publication. Isa sa nakita kong early illustration niya ay ang kwentong Nasindak ang Lagim na sinulat ni Ellie Danganan at nalathala sa mga pahina ng Literary Song Movie Comics ng Binipayo Publication noong early 1960s. Dito ay Santos S. Gunn pa ang kanyang ginagamit na pangalan. Isa sa hinahanga ang American comics artist ni Santos Gunn noon ay si Steve Ditko. Kaya inadapt niya ang pangalan nitong Steve. Since then, Steve Gunn na ang kanyang ginagamit at dito siya mas nakilala. Nagdibuho muna siya ng mga short story sa iba't ibang local comics publication at ilan dito ang isang bagong daigdig na sinulat ni Enrique De Jesus at nalathala sa Planet Comics ng PSG Publication noong 1969. Ang kwentong Ang Ikaapat na Hari na sinulat ni Dolph Messina, Ang Singgaro ni Pete Capilli, at kwentong Nagpapayat si Beboy na sinulat ni Vic J. Poblete ay sa comics ng NR at RS Publication na lathala. Sa NR Publication din siya nabigyan ng break na magdibuho ng nobela. Siya ang gumuhit ng Bernardita na sinulat ni Obi Pangilinan at nalathala sa Parus Comics noong 1970. Nang maging contributor siya ng Atlas Publication, dito niya nakatandem si Mars Ravelo using his pseudonym Virgo Villa. Siya ang gumuhit ng nobela nitong Bulid sa Putikan na nalathala sa mga pahina ng Hiwaga Comics noong 1971 at Birdie Vanderbilt, The Richest Loneliest Person in the World. Pero hindi na niya ito natapos dahil si June Burillo na ang nagtuloy sa pagdidibuho nito. Noong early 1970s, isa si Steve Gunn sa nagkaroon ng break na makapagdibuho sa mga comics abroad, particularly sa Marvel Comics. Dito ay naging inker, penciler, embellisher at cover illustrator siya. Ilan sa ginawa niya dito ang Conan the Barbarian, Skull the Slayer, Savage Tale, Kasar, Tomb of Dracula, Tale of Solomon King, Dark Islands of Doom, Dragon Seed, Los Buitres de Huapiton, Yonder Star at marami pang iba. Ang isa sa pinaka-highlight ng kanyang illustration career sa Marvel ay ang pagiging co-creator niya ng Star-Lord na naisalin sa pelikula noong 2014 bilang Guardians of the Galaxy. Dahil dito, nabigyan si Steve Gunn ng kaukulang kredito at royalty sa naturang pelikula. Bumaling din si Steve Gunn sa animation field kung saan naging layout designer at storyboard artist siya
Sa kabila nito, hindi iniwan ang ganap ni Steve Gunn ang pagiging debutista sa local comics industry. Nagpatuloy siyang gumawa dito at maraming ulit silang nagka-tandem ni Carlo J. Caparas sa mga nobelang sinulat nito. Ilan dito ang The Beauty and the Beast, Montenegro, Geronimo, na pawang nalathala sa Filipino Reporter Comics ng Affiliated Publication. Sa Atlas Publication ay iginuhit naman niya ang nobela ni Carlo J. Caparas na Bubble City, Mga Anak ni Ibarra, Boy Tornado, Target Boy Palti, Pieta, at Ang Panday. Ang huling dalawang nobelang nabanggit na sinulat ni Carlo J. Caparas ay pawang naisalin sa pelikula. At ang comics character na Ang Panday ni Carlo J. ang isa sa kinathanyang immortal character na maihahanay sa Darna at Captain Barbell ni Mars Ravelo. Nakatandem din ni Carlo J. Caparas si Steve Gunn sa mga nobela nitong Ang Kumusta Ba ay Paalam at Dalawang Kagat sa Mansanas. Pumatok din sa comics readers ang tambala nila ni Vic J. Poblete sa mga nobelang sinulat nito na Sampan Lady, Mekanismo, at sa madramang nobela na Wala Na Akong Itangis. Noong 1980, sa Art Award ng SPIC o Society of Philippine Cartoonists and Illustrator na inisponsor ng San Miguel at Film Life, si Steve Gunn ang nakakuha ng first prize sa iginuhit niyang Ang Panday ni Carlo J. Caparas. Noong 1981 ay nakuha rin niya ang first prize sa pagkakadibuho naman niya ng nobela ni Vic J. Poblete na Mekanismo. Noong 1984 sa Kumopeb Gabi ng Parangal sa Comics, si Steve Gunn na gumuhit ng nobelang Pieta ni Carlo J. Caparas, ang nahirang na Best Illustrator sa Non-Fantasy category. Ang iba pang nakatandem ni Steve Gunn ay si Ophelia Concepcion sa mga nobela nitong Babayaran Mo ng Dugo at Ikaw Na Ang Susunod na nalathala sa Filipino Comics. Si DG Salonga ay nakatandem niya sa mga nobela nitong Tenderly na nalathala sa TSS Comics. Si Lyra G. Perlas ay nakatandem niya sa Sex Goddess na nalathala sa Babae Magazine. At si Ray Anthony sa kwento nitong Sino Si Sonia na nalathala naman sa Wakasan Comics. Nagsulat at nagdibuho rin si Steve Gunn kung saan siya ang kumatha at gumuhit ng nobelang Ako Pa Rin Ang Hari na nalathala sa Pogi Comics at Totoy Animal na sa Mystery Murder Comics naman ng Mass Media Promotion na Limbag. Kinathari niya at iginuhit ang kanyang kwentong Ako Lamang Ang Mamahalin. Ang kanya namang nobelang sinulat na Kabandag ng Anghel ay kay Nestor Infante niya ipinagkatiwalang ipaguhit at nalimbag sa Kamandag Comics ng Counterpoint Publication. First time kong namit si Steve Gunn noong December 9, 2017, kung saan naanyayahan ako ni ka Nestor Malgapo sa kanilang gagawing pag-meet ng mga kapwa niya dibuhista sa Gloria Maris sa Gateway, Cubao. Muli kaming nagkita ni Steve Gunn sa
ginanap namang Atlas Artists and Writers Comics Reunion noong March 20, 2018 na ginanap naman sa Parks and Wildlife, Quezon City. Siya si Santos, o mas kilala sa mundo ng comics bilang Steve Gunn, Filipino comics illustrator at co-creator ng Ang Panday at Star-Lord at ang iba pa niyang mga iginuhit na obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.